So ito guys, no, pakita ko lang kung gaano kalaki ang parking dito, no. So ayan, gaano karami ang kasya dito sa parking na to. Doon din sa kabila. So ayan mga ka-truckers, no. So sana, no, balang araw, no, darating ang panahon, hopefully, na mapansin ng gobyerno ang mga katulad ko or kapwa truckers, no, mabigyan ng halaga ng gobyerno, no, sa atin sa Pilipinas, no. So tingnan niyo naman mga ka-truckers kung gaano kalaki kalawak ang truck parking, no, dito po ito sa Europe, no, mga ka-truckers. Tayo ay nandito ngayon sa Belgium. So kung makikita niyo mga ka-truckers gaano kalaki yan, pakita ko lang, no. Si natutuwa lang ako ba na ang gobyerno dito, kahit saan ka dito sa Europe, may malasakit talaga. Although mayroong mga hindi masyado malinis, mayroong walang mga tubig, pero mostly talaga may mga CR, no, yun, no. So sad to say, no, sa atin, no, sa Pilipinas, no, from south to north never kang makakita ng parking ni isa para sa mga truck, di ba? So yan mga ka-truckers, kung gaano kalaki yan. Siguro sa bawat hilira na yan, kasya siguro ang 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pagpalagay na natin by 5, ilang hilira yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O diba? Tapos sa kabila pa. O diba? Ganun kalaki mga ka-truckers, no? So sana, no, darating ang panahon, balang araw, na mabigyan tayo ng pansin ng gobyerno sa mga kapwa ko truckers. So reflex ko lang, no, kung gaano kalaki, no, ipapashell ko lang kayo gaano kahalaga ang mga truck driver. So ayan, gaano kalaki yan, no, diba? So ito yung truck natin, ito yung dala natin. So ito yung dala natin, no. Yan mga truckers, tanker tayo ngayon. So sana darating ang panahon at tayo ay mapansin ng mga kinaukulan ng gobyerno, no. Darating ang panahon, no, na mabigyan tayo ng halaga sa kanila, no. Dahil sad to say, parang hindi mo talaga ma-feel na may halaga ang mga truckers sa Pilipinas. Pero reality yan. Sipin nyo talaga, from south to north, never ka makakita ng ni isang public parking para sa mga truck drivers or sa mga truckers, no. So nakakalungkot isipin, no, dahil wala po ang mga laman ng warehouse, laman ng supermarket, laman ng mga mall, etc. At ano pa ba yung establishment na yan, kahit mga sasakyan, no. Hindi makakarating yung mga sasakyan na yan, yung mga ginagamit ng mga mayayaman. Hindi makakarating yan sa mga paruroonan nila kung wala mga truckers. Dahil ikinakarga din po yan sa mga trailer or ano pa mang truck, no? Pero ngayon, kawawa talaga, mahirap lang, lalo naghihirap yung mga mayayaman. Hindi naman lahat, no, pero sad to say, pero reality talaga, mga sakim sa pera, no? Sila lang ang umasinso, pero hindi nila na isip kung sino yung nagsimula sa mga ganyang bagay, no? Mali man siguro yung paliwanag ko, pero sana naintindihan, no. Darating ang panahon, sana magkaroon ng gobyerno na may malasakit sa mga katulad ko, mga truckers. Ayan, doon din po yan sa kabila, ganun din. Kung gaano kalaki yan, diba? Sa lawak ng Bulacan, Pampanga o ibang probinsya pa man yan, pero never ka nakakita ng public parking para sa mga truck. So reality po yan mga ka-truckers, no. So sana darating ang panahon, magkaroon ng gobyerno na may malasakit sa mga truck. From Mindanao to North Luzon, point to point, dulo to dulo, never ka nakakita ni isang public parking. Ni isang point to point, ha, dulo-dulo, never ka nakakita ng public parking sa Pinas. Sad to say, pero reality yan. Pero sana magkaroon balang araw, no. Hopefully. So hanggang dito na yung vlog natin. Maraming salamat, no, sa mga nanonood. Ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin mga ka-truckers, no.